sa aking vlog for today's video. Mag-update ulit tayo. At ipapakita ko sa inyo guys na ang mga anak kong orchids ay ayaw na sila ngayon. Wala na silang bulaklak. Pero ito mayroon pa. At ito naman guys, tingnan nyo naman. Lumalaban talaga ito. Siya yung unang nakakaroon ng bulaklak, pero siya pa rin yung pinakahuling mawawalan ng bulaklak. Kaya sulit na sulit si girl. Talaga namang nakapagbigay ito ng maraming bulaklak ngayong panahon. At ito naman guys, iisa na lang ang natira. So ngayong araw na to guys, ay ang ipapakita ko sa inyo ay alam nyo naman, itong mga alaga kong orchids ay inabot na to ng isang dekada. 10 years na to dito na inaalagaan ko. At mapapansin nyo, mga kung baga may edad na sila, hindi na sila lumalaki ng tulad ng dati. So, ang ginawa ko ay naglagay ako ng, bumili ako sa palengke ng pampataba niya. At yung ginagawa ko dati na pamamaraan ko ng pag-aalaga sa kanila, nila dinidiliga ko ng hugas-bigas, di na kayang ma-sustain ang kanilang kalusugan. Kumbaga, pag matanda ko na, kailangan mo na ng maintenance. So, ang ginawa ko guys ay bumili ako ng food supplement nila at ito yun guys. Ayan. Ewan ko kung meron dito dyan sa Pilipinas. Ito ay liquid siya. Halimbawa yan guys, yung ugat niyan, patakan mo lang siya ng isang drop. Tapos doon, wag mong papatakan dyan sa may puno. I-abot din natin magpatakan ang dahon kasi mag-melt yung dahon. As you can see guys, eto, napakalaki ng dahon niya. Ang haba ng dahon niya, isang dangkal ang inilaki ng dahon niya. Nung tapos na siyang mamulaklak ay yun, pagkatapos yung tiniligan at ito, pinapatakan ko lang ng isang drop dyan and then ganun. Take isang drop lang. Tapos ito din siya, tingnan mo guys, ang haba niya na. At ayan, may mga bagong dahon. Isa pang nangyari dito sa aking mga alagang orchids, gaya nito guys. Ito yung orchids na nagtampo siya, hindi na siya nagbulaklak mula nung nagkaroon siya ng sakit. Ang ginawa ko guys, ayan, nilagyan ko nito. Pagkadilid ko ng pinaghugas-bigas, saka ko, ito, ginamitan ko siya ng ganito. At tingnan nyo naman, kumpira sa picture niya, yan. Tapos, eto, tingnan nyo naman. So, hopefully, sa susunod na pag-bloom nila, ay magkakaroon na to ng bulaklak. Bumalik yung kanyang sigla. At, eto din guys, ewan ko kung magkakaroon ng panibawang spike dito o KK na yan. So, ang ginawa ko, pinutol ko lang dyan at titingnan ko kung ano to. Sana KK yan para magkaroon ulit ng bagong orchids. And eto, kapuputol ko lang din yung kanyang spike kasi sinimulan ko ng lagyan ng solution na eto. Ayan siya. Well balanced formula na to, saka no mixing required. So yan ang kagandahan yan. Basta pagkadilig mo, patakan mo na lang. So napaka easy niyang gawin. Lumaki na siya. Ginamitan ko na rin ng ganyan. At ito, may bagong sibol na dahon. At ito guys, yung mukhang matamlay siya pero nakapagbigay ng napakaraming bulaklak. At ito yung picture niya dati.
At ito tinatry ko guys na lagyan ulit ng ganito para tumaba siya. So, ito kadidilig lang. So, papakita ko sa inyo guys kung paano gawin. So, yan. Papatakan ko lang yan. Mga 2-3 inches ang layo mula sa puno at gilid. Kariripat ko lang to guys. Iniripat ko ulit kasi hindi maganda yung pagkatanim ko noong last time na niripat ko to. Nagbulaklak rin siya pero kaya ko niripat kasi umuuga. Hindi maganda ang pagkatanim ko noon. Ayan. Ito, nilagyan ko na rin ng plant meat. Ito, pangalan pala nito guys ay plant meat. Nabibili lang ito sa Hong Kong. Ito, ano siya, ampun ko lang yun, sana tumubo, sana mabuhay siya. May nagbigay lang sa akin. Ayan siya guys. So ayan, mga dahon nila. Ayan. Sa unang mga video ko, mga hindi ganito kalalaki ang kanilang dahon. Pero ngayon, tignan nyo naman, lalo na to. Sobrang laki guys. Ayan. Oh, lampas, isang dangkal. Ganyang kalaki. So, parang yung brand new orchids. Gumanda sila. Ayan. Talagang makapagbigay ng maraming bulaklak. At kasi ito guys, kaya siguro nakapagbigay ng maraming bulaklak kasi ito. Nung niripat ko, nagkaroon siya ng malaking dahon. Napaka-healthy niya. Ayan. So, bawing-bawi ako dito. Sa dami ng naging bulaklak niya. Yung una, ito. Tapos ito yung kahabol. So, yan lang guys ang aking update ngayon. At one more time, papakita ko ulit sa inyo. Ayan sila. Mga wala ng bulaklak to. At maghihintay na lang tayo ng 3 to 4 months. Magkakaroon ulit sila ng bulaklak. Ayan. Once na nag-start na yung magbulaklak, ay tuloy-tuloy na yan guys. Ang pagkakaroon ng spike. So, abangan na lang natin guys. I-update ko ulit kayo after ng ilang linggo para manaman natin kung naging malusog sila. Ayan. So, hanggang dito na lang guys ang aking video ngayon. At maraming salamat sa mga nanonood. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please go subscribe now. At huwag kalimutang pindutin ang bell para lagi kayo updated sa lahat ng ating i-upload. Until next time, ito si Mami. Bye!